Yan, magandang buhay. Nandito tayo ngayon sa tambayan, mga ka-farmer. Sina Junjun pala pumasok. So ayun, napinturahan na yung ano, Nel at si Junjun pumasok. Tapos okay na. Konti na lang. Maglalagay sila ng net. Ah, dito sa likod hindi pa nalagyan pala, oh. Sana bang nalagyan? Ah, oo nga, galing talagang utak ni Jun dun, ah. Yan ang ginabayaran sa pagiging welder. Yung imagination, no? Parang karpintero nga din talaga. Tama nga sabi ni Papa yan. Walang pinagkaiba yan. Welding tsaka pagkakarpintero. Bakal lang tsaka kahoy ang pinag-uusapan. Dapod lang ako. Pero lapit na matapos ang kanilang masasayang araw. Ayan, may lechon po kami. Dalawa. Isa kay ka-farmer Raymundo Gomez. Ayan. Happy birthday po sa mami ni ka-farmer Raymundo. Ayan, happy birthday po. At syempre, kina kabady, Makimoto, kina Daisa. Ayan, alam ko makakarating sila on time kasi grabe po talaga ang ulan. Hindi po titigil yan, wala pong tigil. So, 23, ano ko? At 22 wala. 23 meron tayo. Tuloy po, Ana. Ayan, oh. Pinabura lang. So, ito. Kailangan may tawag nito. Ayan, alam niyo kung sino kayo. Tawag po kayo sa akin para ma-confirm natin yan. May isda kaya sa dam ngayon? Ngayon maulan? Ano? Ha? Nung isang araw wala eh. Nung galing ako doon, bokya. Mag-adventure na lang tayo doon habang maulan. O yan at kapon po, nakabenta po pala tayo ng 250 cuttings ng Madre de Agua. Yun, maraming salamat naman at muusad. Ayan. Babalot na ata tayo ng lechon, ah. Yan, maulan man din daw. At malamig. Pero may lechon pa rin. Ayan, dalawa po ang order natin. Ayan, kay Kabady at kay ka-farmer Raymundo. Ni-expect ko si naka-farmer Raymundo mga 10 o'clock, 9:30, 10 o'clock. Kasi mag papalagay po sila ng pera doon sa may bibig ng baboy, yung hinihila. So ayan, 10,000 pesos plus mauuna daw po yung magic sarap. So ayan, ginawa ko kagabi. Lalagay na lang natin. Di ka muna nagigahiga, Nel. Ba't pumasok ka pa? Tinawag yung mama ko, kuya. Ha? Tinawag yung mama ko. Nino? Junjun? Mas Junjun, talagang wala itong day off, day off. Bakit wala naman kasi, andito naman eh. Di ba sayang yung araw na, Jun? Ay nga naman yung araw. Yan yung mga mentality ng masipag na tao. Sibab na kanina. Anong sibab na ando? Nagtatrabaho. Oh, sabi ko sa inyo eh. Nagsisinsil kasama ni Kuya, siya lang mag-isa. Sina mga kanguso, sina mga makapal, tulog ngayon. si Bap na andun, nag-installation sila. O, tingnan mo. Daig ng maaga pang masipag. Pumunta siya eh, nandun si Kuya. O, di nagkatrabaho siya. Nandun naman siya sa loob eh. Ah, gustong-gusto ni Kong Kong yan. Mag-isang nagkatrabaho. Ha? Tapi tu lah.
Alam mo kuya Jun. Diba po ito men, diba? Ang pina lang pala ang babalutin ng screen. Kukulangin pa ba yung screen Jun? Kukulangin, konti lang. Pinto. Ah, ano pala lang. Sabi niya, bayang ito ko yun. Iba talaga yung ano, iba yung enamel, makintab ano? Ayan, isa na lang po ang ating lechon. Kakaalis lang po ni nakabody. Si Black Shadow at si kabady ang kumuha. Nakamotor lang. Hindi ginawa pa namin ng paraan para magkasya. Ayan. Pang trabaho talaga ang pagkakabit ng screen ha. Isasalpak lang sana. Sa bagay ganun din, iri-rebits din pala yan. Wala talagang ano, tigil po ang ulan. Kanina pa yan. Kanina lumakas pa. Tapos medyo malilate daw po, mukhang mga tao lang po ni Ka-Farmer Raymundo ang kukuha. Sinabay po sa pag-deliver ng kape. Kasi ang kanilang negosyo po ay Stevia Coffee. So ayun, at ano naman, ano ba tawag dito? Malilate daw ng konti kasi sinabay po sa deliver. Ayan, tapos nagpadala din po ng kape ata para kay Papa Yam. Magandang hapon. Ayan na, hapon na mga ka-farmer. Nag-half day ang mga tropa. Oh, dito sa harap, okay na. So, papaloa pa na lang ito siguro ng konti. Maliliit na ano. Oh, ba? Walang ano dito. Ang kulang dito, handle. Oh, linak. Ay! Nakalak pa talaga. Ha? Hindi yan. Nakalak! Nilak. Ayun, tapos sa likod na lang ko ang ano, ang nakalak. Sa likod na lang yung wala pang screen. Ayan. So either way, baka ngayong linggo matapos na yan. Tagal din kasing ginagawa talaga. Yan, at hay, nabago yung ano, may mga bago tayong ano pala. May bago tayong mga dapat ilista. Problema daw, may gumamit ng pentel pen. Yan, sinasabi ko. Wala na, may ink pa naman doon. May ink pa naman. Wala naman ang pentel pen. Ginamit ng mga construction boys. Nira talaga oh. Ay, nakiyo. Wala, ang pentel pen. Asaan kaya? Talagang nawala ang pentel pen, ano? Ay, nako. Meron kasi tayo dito na ano, ilista mo sa papel, no? Titext ko sa'yo. Tumagay na po. Bulo mo po, ma. Di mo nakita yung pentel pen, Lelain? Ay. Ito naman, no? Yan. Basta meron po tayo from, eto. Kasi inihintay din nung eto oh. Kay Edeline Toledo. July 25, Sunday po, pick up may 8 to 9. So ayan. 25 kilos. Yan, sa mga gusto pong mag-pick up ng tuta, pwede na. Kumuha ng tuta. Ang ganda po ang lahi, Aspin. Asong Pinoy. Ang putik ah. Talagang mabigat po ang putik ngayon.
Tapos update tayo sa Madre de Agua. May kumuha na ilang ilan ang kinuha kanina? Ah, malalaki. Oh, nandito na yung baboy, mga ka-farmer, oh. Kaya lang, wala pa tayong lock. Ang problema, walang tubig. Wala pa tubig to. Masarap ang asong, ay aso. Ang baboy na madungis, mga ka-farmer. Dahil nasa lupa siya. Lumaki na siya, oh. Patsi na to, eh. Uy. Lumaki na sila. So, yan, marami pa pala tayong Madre de Agua. Yan, naayos na po ni Rizal kahapon. Yung pa nga, oh. Hindi pa na, ano. Dami pa. Meron pang mga 500 siguro yan. Tapos yung mga baboy natin. Nakakuha na ni Lindon to. Siguro yung pinakamalaki doon. 25 kilos kanina. Bagong dating. Hoy, kumusta? Kumusta ang unang araw? Magreklamo kayo, malangaw. Wala tayong magagawa. Apat na lang ang malalaki. Nabawasan naman kanina siya. Kailangan gumandang ang palaya. Hindi ko alam kung ano yan eh. Alam ko may binigay si Manita na buto. Ito natin yung mga manok natin. Si Mamo nagpapabili din ng native chicken. Magpapaalaga din daw po sa bundok. Ayan. Mamo. Angel, bili mo ako ng native chicken din, sabi niya. So, ayan. Bibili din natin. Tapos balikan natin ang mga halaman ngayong grabe ang ulan. Oy, meron siyang sucker, mga farmer, ito. Ito yung sucker, bebe, yung sabi ko sa iyo. Hindi na kaya. Hindi naman kailangan 'yan. Ha? Ay, yung haba, ba't tinutol mo pa? Ganun talaga 'yung para at least makapag ano siya concentrate siyang pag ganun. Ganda oh, ganda. May mga bulaklak na lalabas niyan. Yan yung kalabasa kung taba. Sabi ko sa'yo, magwa-wild yan eh. Kikita mo. Kaso bebe, kailangan tapos gumanda na yung upo. Ha? Ay, upo pala. Kalabasa. Gumaganda na yung upo. O nga, yung isa tingnan mo parang naligaw na landas. Kailangan nasaan? Siyang tulungan. Ayun, o. Ano yun? Matanim ako ng bokchoy. Ay, malayo. Malayo ang gapangan. So, dapat ito, medyo slant ng kaunti. Medyo ganun, hindi pantay. Parang hagdanan din ba? Malayo pa. Saka natulungan pag gano'n ah. Mahaba na. Ipasok-pasok mo na lang ng gano'n. Hindi pa kaya, baka mabali. Sa tungkod na lang. Yung kalabasa, gumaganda ba sa tingin mo? Ay, may gumanda naman na ano. Ba't parang ganyan ang color ng... Sobrahan yan. Daming ano, daming... Yan, mga ka-farmer, magtatanim tayo ng... Bok choy. Maganda ngayon magtanim kasi umuulan na, so... Mabilis yan tutubo. Kaya lang, may mga ano tayo, kalaban, ayan o. Oh. Yan po sa mga reason kung bakit... kailangan natin maglagay ng minsan ay insecticide kasi ang hinahabol nila dyan ay yung mga bulate. Marami kasing bulate dito. Ito po yung lupa na nasa bulatihan natin, kinuha ni Rizal. Sabi ko naman kuhanin na kasi nga ano hinari naman natin yung gamers.
Veggie ka pa na medyo. Oo, naglalabasan. Doon, dami. Yan, hukayan natin ng kaunti. Gaya ng sinabi ko kina Bebe, para ma-avoid po natin yung paghaba ng tangkay. Humahaba po kasi yung tangkay niya, pag maliit pa lang. Ang tendency, kagaya po noon, pag sinabog mo lang sa, naka-level lang sa flooring, ay mababali po siya, sobrang haba. Pakita ko po sa inyo. Yun po yung nangyari. Ayan o. Lalo na po pechay. Yung mustasa medyo nakasurvive eh. Ayan o. Hahaba niya na. So para maiwasan yan, itatanim niyo siya sa medyo mas mababa. Tapos tatabunan na lang pag tumubo. Tayo, direct planting po ang gagawin ko. Pero konti lang ang buto na isasabog. Ito okay na to eh. Nakaguhit na yan eh. Ewan ko lang kung patubo ito may langgam. Meron ba tayo pang spray dyan? Magnum. Konti lang. Na, kailangan talaga yan. Alam ko meron. Hey, kita ko sa inyo. Ang buto ng ito mas malalaki compare po dun sa mga buto ng pechay tsaka mustasa. Normally pag bumili po kayo may color coding yan kasi parehas na parehas ang itsura. Although ako ma-distinguish ko kasi mas mapula po yung sa mustasa. Pero yung iba nagkakaroon na ng color coding talaga. Pero kung walang color coding, maano nyo naman kasi medyo mas mapula po yung sa mustasa. Ito namang sa bok choy, mas ma, medyo mas matataba. Ayan. Konti lang pula, no? Magkano ba to? Ay, labi pala ang langgam dito. Yun, no? Ay. Yan pala. Ay, alaman natin. Teka, sprayan muna natin. Ay, yung mga bulaklak mo na yan. So, blue rice. Ha? Blue rice. Ganun ba? O yan, na-sprayan na po natin. Medyo mahirap palaban tong mga langgam na to. Kailangan talaga yan. So, ayan. Marami. Ayan. Ito. Then, pailan-ilan lang po. Siyempre, imagine nyo na sila kung pag lumaki. O dalawa-dalawa lang. Para pwede na po kayo magtining. Dalawa lang ang ano ninyo. Tatanggalin. Ayan. Ayan. Kalaban lang po natin dito, uod. Paborito ng uod ang mga pechay o bok choy. Talagang uudin po yan. Kaya pag kayo bumili sa palengke, pag nakita ninyo na napakaganda ng dahon, ay ano na po kayo, mag-expect na kayo na talagang yan ay bugbog sa fertilizer. Ay sa fertilizer, sa insecticide. Puro insecticide po yan. Maya-maya binobombahan. Siyempre, yung mga nagtatanim sa kanila, iniisip nila makaani sila ng mas maganda. Kaya kung mga ganito lang naman po, kaya nyong i-produce, pwede nyong i-produce na. Ano ba ito? What's that? Pusa. Ha? Pusa. What the heck is this? Early fertilizer. Pusa na. Yan. Problema ang tag-ulan.
ay putik. Tingnan nyo naman. Oh. Hindi ka nagbobota. Paa. Ang pinakamaganda. Baka may ano. Langgam lang. Lema. Baka may bubog. La. Kahit magbota ka, pag ulan, hala din. Hindi mo talaga. Paa talaga the best. Yan. Tapos, tubo na yan pag ilang araw. 2 days. Wait, bukas lang, may ano na yan. Gaano na siya. Yan, tuloy ko lang po ito. Medyo mahaba-haba pala ito. Tuloy lang natin mga farmer. At mahaba-haba yan. Ayun, hanggang dun. Yan, okay na. Taniman na lahat. So, maghihintay na lang po tayo. Ito, pipilitin natin makapag-transplant ng mustasa dito. Gilid-gilid. Kasi sayang po yung gitna. Di ba? Sayang po yung gitna eh. Masyado malalaki naman yung agwat ng sili. Sayang po yung gitna kung hindi natin lalagyan ng ano. Eh, ang pechay at mustasa nasa 25 to 30 days lang naman yan. Makaka-ani na tayo. Bilis lang yan. Ayan, tayo ay nagtampisaw sa putik. Okay, dito kita iiwan. Huwag kang mawawala dyan. Tapos yung mga papaya natin, sayang, nagbungahan na pa naman yung ano, yung sa ibabaw na, nung nagumpisa na pong mag-ulan, ay tuloy-tuloy na yung mga bunga. Nabuo na yung mga bulaklak ayun, no? Kaya lang medyo delikado na po siya sa ano. Ang forecast pa naman po ng ulan ay hanggang Linggo. Hanggang Linggo po. Pero ang ating lipote, ang ating baligang, nako, haharangan si baligang ko ah. Ay mabilis lumaki. So dito may future tayo, dalawa yan, yung isa namatay na doon sa ano. Pwede natin i-trim yung baba para mag-concentrate sa ano, sa taas. Gaan dala ko yung pruners, puprune natin. Alam po ng mga ano yan, mga Bicolano, baliigang o igot. Napakasarap. Yan. At maraming salamat sa nag-order po ng lechon. Si ka-farmer Raymundo, ayan, tao niya lang pala yung nagkuha. Hindi na kalakok pa naman kayo. So naghintay ako ng ano, anyway, nandun naman po ako sa baba. Sabi ko 11:30 baba na ako, balik na ako sa bahay. Medyo napuya tayo. So ayan po ang ano natin. Ang susunod natin ay 23, tama ba? Ito, tumawag na po ito. Okay, 10 a.m. okay na siya. Tumawag na po yan. At meron tayo yung sa Mexico nga kanina ay tumawag na din. Wala lang talagang pentel pen, hindi ko maisulat at bibili na naman tayo ng pentel. Yan, nagamit ng mga welders natin yata ang gumamit. So ayan po mga farmer, yan po ang ating lechon day ngayon. July 22, tama ba? 21. So ayan, isang maulang lechon day, pero ayan, papasalamat tayo dahil meron pa din. Yan po mga farmer, magandang buhay. So ayan at bago tayo magtapos, kumustahin natin ang Mother de Agua mga farmer. Nakikita nyo pa ba yung kanyang katawan? Wala na. Matatakpan po. So ganyan po yung ano natin, magandang tingnan pagka tag-ulan. So, bilis po ano, parang kailan lang natin tinitingnan. Tinuturo ko pa lang yung mga ano niya, mga bagong tubo na sanga. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Okay. So, ganyan po yung ating yung mga Mother de Agua ninyo, ganyan yan. So, kung marami kayong alaga, ayan, pahaba-habain nyo pa muna bago nyo kuhanin kasi sayang. Makakain yan hanggang yung stock nya. Ayan o, naganda ng baong. Ba talaga nagagawa ng ulan? Napakaganda.
Wow. Ako naman po, hindi namin gagalawin to. Siyempre, papatubuin na namin at ire-replant. Kasi siyempre, wala naman po kaming ganong pinapakain. Yung baboy, yun, kakainin natin pakunti-kunti. Mga manok ni kuya, kumukuha dito. Pero sa sobrang dami po nito, ay hindi naman maapektuhan gaano. Tapos yung doon sa gilid ng fish pond, doon po kami kukuha pang replant. Dahil wala na po tayo ganong cuttings. So, soon, pag gumanda panahon, pupuputol po tayo ng mga cuttings. At itatanim natin. Dahil kailangan na ulit natin. Dahil marami po ang nag-i-inquire, marami ang gustong kumuha. Eh, nakakahiya naman. Minsan may mga sumusulpot na lang po na walk-in. At malalayong lugar pang pinanggalingan. Nakakahiya naman po na wala tayong maibigay. Kaya kailangan po lagi tayong may nakaready na Madre Diago doon. Ganun po yung mga farmer. Tapos yung ating mga bibi malungkot dahil malamig. Yan, dudungis nila. Dudungis ng ating mga bibi. Ayan. So ayan po mga farmer, hanggang dito na lang ang maulang araw na nag half day lang yung mga tropa at siguro nagkayayaan po doon sa dam. Kala nila maraming sida pero alam ko wala pa kaya hindi ako sumama. So ayan. So ayan po at nag half day lang sila. Bukas siguro magtatrabaho pa din. Ayan, hanggang dito na lang at magandang buhay.